Magandang gabi Pilipinas at magandang gabi mga boxing fans at igit sa lahat. Magandang araw ng kalayaan ngayong June 12, 2022 mga idol. This is your sports manda to give you Before the Bell Live with our very own former Olympian, SEA Games gold medalist at Asian Games bronze medalist na walang iba po kundi si Mark Anthony, the baby boy Barriga. Magandang gabi sa iyo, ma. Kamusta, Mark? Good evening po sa inyo dyan, sir. Oo nga, eh. Kamusta yung araw natin dyan ngayon, araw ng Linggo? Okay naman po. Rest day ko din po ngayon. Oh, wow, that's very nice. Mark, hindi na natin patatagalin, ano? Dire-diretso na tayo sa mga questions natin dito. And congratulations nga pala dahil sa nalalapit mong laban. Eh. Very excited na yung mga tropa natin. So, Mark, I believe na you've started boxing since the age of 5. And yes, kumbaga dire-diretso na yung laban mo. Sino ba yung una mong naging mentor at yung inspirasyon mo kaya mo pinasok ang pagbo-boxing? Actually po yung lolo ko po, father ng mama ko. Yun po ay isang professional fighter sa kapanahunan niya. Professional boxer po siya, 8 rounders. And then yun nga, siya yung unang nag-basic sa akin sa boxing. And then at the age of 9, doon ako nag-start na lumaban. Ayun, talagang yung mga inspirasyon talaga natin, ano, galing sa mga kamag-anak natin, kundi tiyuhin, lolo, tatay, kumbaga sila yung nagiging inspirasyon natin eh. Yung style na ginagamit mo ngayon sa pagbo-boxing, was it talagang sayo yan or merong naging share si lolo mo or anything na meron kang pinagayahan? Actually po, sa tingin ko, parang skill na talaga, na pang ano na talaga, ito na talaga yung skill na binigay ni God sa akin. Kasi since bata pa ako, ganito na ako kabilis, ganito na yung style na ginagawa ko sa ring. Nakadagdag pa yung pag-a-idolize ko kay Roy Jones, kasi simula nung bata ako, yung talaga yung iniidolo kong fighter. Eh. Yung 90s, yun yung kasikatan niya rin eh. So yun yung time na nakakagaya ako ng mga showboating, mga konting kaalaman din sa boxing. Kaya may nakuha din ako sa kanya. Oo nga, kasi kumbaga talagang yung panahon na kainitan nitong si Roy Jones, eh, antindi nun eh. Antindi nun, solid eh. Talagang maraming mga nag-iidolo doon bukod sa kanya. Nandoron din si De La Hoya. So napakarami, napakalaki nung era nung 90s eh, no? At saka itong early yes, 2000. Pero Mark, eto. Kasi kumbaga, hindi alam ng karamihan na talagang solid at maganda yung ano mo, yung naging amateur career mo. Kumbaga parang makulay talaga. You represented the country sa Olympics, tapos nakakuha ka ng gold sa 2013 SEA Games, and then bronze naman nung 2014 sa Asian Games. Bago ka nag-pro noon, 2016 ka nung nag-pro eh. Tapos, yes, unlike other boxers, yung mga ibang boksingero after nilang mag-Olympics, diretso, akyat agad sa ano eh, no? Akyat agad sa pro eh. Anong dahilan mo? Bakit medyo nagbabad ka? Medyo tumagal ka sa amateur? Sa part ko kasi dati sir, wala din sa plan ko na pumasok sa professional eh. Kasi yun nga, yung number one fan ko, yung mama ko, at saka against din siya. Kasi nga, yung lolo ko, talagang nasubaybayan niya yung karir ng papa niya eh. Na putok-putok yung kilay, ang daming mga headbutt, ganun. So ayaw niyang pasukin ko yun. Pinayagan niya ako na pumasok ng amateur pero hindi na sa pro. Kaya matagal ako nakapag-decide talaga. Nung after naman nung 2016 Rio Olympic, yun din yung isa na inantay ko. Sabi ko, kung hindi ako makapasok sa qualifying ng Rio Olympics, kakausapin ko yung mama ko na mag-professional ako. And then yun nga, hindi ako nakapaglaro ng qualifying, so doon ako nag-decide na sige, subukan ko bago ko tapusin yung bago ko huminto sa pagbo-boxing. Gusto ko munang subukan yung professional. Kaya nung 2016 yun, nag-decide na ako at saka hanggang ngayon ito pa rin ako na lumalaban sa professional. Ah, okay, kaya pala medyo tumagal yung ano mo. Yung merong gap, kumbaga natapos yung Asian Games 2014. Kumbaga talagang dapat nagpe-prepare ka nun para sa Rio Olympics noong 2016. Kaya lang, yes, ano yung, paano mo nakumbinsi si mama mo during that time? Yung time na yun kasi sir, syempre may sakit na rin yung mama ko nun sa heart kasi
Yun din yung time na nalaman namin na may problema siya sa heart. So, dinadahan-dahan ko rin na ipaano sa kanya. Kasi sayang, sabi ko sa kanya, pasukin ko na lang yung pagiging professional kasi sayang naman yung skill and talent ko kung saan hanggang amateur lang. Subukan natin na umakyat ako sa ganitong level ng boxing career ko. And sabi ko sa kanya, pag natalo ako unang laban sa professional ko, ayaw ko na mag-boxing. Yun yung promise ko sa kanya. Eh nanalo ako eh, kaya tuloy-tuloy. Kaya hanggang ngayon lumalaban ako. Oo nga eh, naalala ko yung una mong laban si Melvin Manangquil. Unanimous decision win yun eh. Oo, matindi-tindi rin yung bakbakan mo na yun eh. Kumbaga, yun yung naging turning point. Kung bakit mo na kumbinsi, syempre ka naman, ganun talaga yung mga magulang natin. Ayaw nilang makita tayo na ano eh, no? Na nasasaktan, napuputukan, nasusugatan. Kumbaga, pero as soon as yung nanalo ka sa first game dun against kay Manangquil, kumusta na yung biglang umangat yung support ni mother mo? Si mama naman kasi, kahit pa dati sa national team ako, di mo kasi siya maintindihan eh. Oo, na-feel ko yung support niya, pero makikita mo sa mukha niya yung against at saka yung kabado siya. Yung talagang, ano talaga, yung makikita mo yung nanay na nag-aalala sa anak. So, sa akin naman, ipinapaintindi ko sa kanya, lalo na yung pangatlong laban ko sa pro or pangalawa na na-headbutt ako sa Cebu din yun. Grabing iyak ng mama ko that time. Yun nga, ayaw niya na ako mag-boxing. Pero syempre, pinapaintindi ko rin sa kanya kasi hindi kaysa sa mapunta lang ako sa mga bisyo-bisyo, mas mabuti na yung bisyo ko sport. Yun yung pinapaintindi ko sa kanya. At saka nakakatulong din ako kahit papano. Ay, oo naman. Oo naman. Kumbaga, isa yan sa mga naging ano natin eh. Dito sa Pilipinas eh, yung mga karamihan sa mga boksingero natin, talagang malaking tulong ng, yung nasusuporta nila sa kanilang pamilya at sa kanilang magulang. Ayun ang napaka-importante. Kasi sir, ang boxing kasi sa totoo lang sa amin, parang ito na yung way of living namin eh. Kadalasan mga boksingero talaga. Kaya naawa nga din ako sa ibang fighters eh na yun nga, hindi nakapag-insayo masyado, tatawagin lang para lumaban sa ganitong kalaban. Sa kanila naman, eh lumalaban para kahit wala insayo, para lang may kita ba. Eh, doon ako naawa sa ibang fighters eh, na talagang para akong ano, para akong natatouch na grabe, nagiging way of living na yung boxing, kahit walang training, tatawagan lang, bukas na yung laban, o one week na lang yung laban, lalaban pa rin para lang sa pera. Kasi kadalasan boxer naman talaga kasi ako, admit din ako, hindi rin ako nakapagtapos ng kolehiyo hanggang first year college lang ata ako, second term. Tapos yun nga, nagkurso na ako na ipatuloy yung boxing. Kaya marami ako nakikita na yung mga fighters talaga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang boxing talaga, way of living na namin. Oo. Kaya kumbaga, yun lang talaga yung mahirap ano, na minsan o nagiging madalas na yung mga boksingero is i-invite na lang and of course, hindi sapat yung oras, panahon at pagtitraining eh, sige lang, laban lang. Which is kung iisipin natin, eh delikado. Delikado sa kanilang kalusugan pero hindi na nila iniisip yun eh. Yung importante is meron silang maitulong at maiuwi para sa pamilya. Parang yun yung nakikita ko eh. Yes sir, yun talaga kadalasan nangyayari. Yun nga sana yung gusto ko rin sana maisip din nila na huwag naman sana ganun kasi buhay namin yung nakataya dito eh. Dapat kung may laban, gusto mong lumaban, mag-insayo ka ng mabuti. Ang problema nga lang kasi, meron din kasi talagang ano eh, syempre, pag walang laban, wala kasing income eh, ganun yung boxing eh, kaya napipilitan na lang ng trabaho muna. Marami nga sigurong boxer dyan, nagtatrabaho pa bago mag-training. Kasi may mga nakikita akong ganyan na fighters eh, kaya naaawa din talaga ako. Ay, oo. Oo nga eh. Sana naman eh, magkaroon tayo ng solusyon dyan ano, para sa mga boxers natin. Kasi napakahirap po eh, kukita ka naman, kikita ka nga eh, paano naman yung kalusugan mo in the future. Samantala, paring Mark, nagpapa-shoutout dito sa'yo si Sports PH, isa sa mga tropa natin. Malalaking channel din dito sa Facebook, isa sa mga taga-followers mo din to. Shoutout po, Sports PH. Maraming salamat sa suporta. Ayun, maraming salamat. Ito, Mark, first time mong lumaban sa ibang bansa as a professional, dun sa Beijing, China.
and you actually dominated the entire fight and winning yung WBO International minimum title kontra doon sa veteranong si ano Witawas Basapian. Ano yung pakiramdam mo na lumaban sa ibang bansa for the first time as a pro? Parehas ba to pag yung naglalaro ka internationally during amateur? Sa akin lang po kasi sir, parang sa experience ko na lang din as a amateur kasi kadalasan laro namin sa national team talagang abroad na eh. So, ang isang pressure lang sa akin that time, yung laban ko sa versus Thailander sa WBO na belt, yung pressure ko that time is yung iniisip ko yung hangin ko. Kasi kung titingnan mo yung record niya, talagang ang layo, parang ang KO pa nga lang niya, hindi na nakatumbas sa panalo ko eh. Sabi ko, parang dito ako mapipressure sa hangin na kasi aabot talaga ng round 2 kasi sanay ako sa amateur style, hindi ako knockout artist. So sabi ko, sige lang, alam ko mas experienced ako sa kanya kahit matagal siya sa boxing. At tingin ko rin na mas lamang ako sa bilis. Kaya doon ako na nabuhayan at doon ko dinaan sa bilis at saka mga ilag-ilag, kumbaga, counter-counter. Nakita ko nga yung scoring nito eh, solid eh, sa'yo lahat eh. Sa'yo lahat ng rounds eh. Lahat ng mga judges eh, nakakatuwa eh. Oo. Yung after nung laban, tapos ma-declare na ikaw yung panalo, kumusta naman yung reception dun sa China? Yung mga nanood ng mga Chinese fans, kumusta naman yung reaction nila sa'yo? Marami pong lumapit, saka marami akong kilala sa China kasi dahil nga nakailang beses kami national team nag-training dun. So maraming fans, kadalasan mga boxing fanatic din sa China. May mga iba din na dumayo pa rin para nanood. Maraming lumapit sa akin, nag-congrats. Actually, medyo marami din talaga nakakilala sa akin sa China. Nakailang training camp na ako dyan eh, parang apat ata, tatlong buwan. Tapos nakailang laban na rin ako sa China. Sa professional, isang laban pa lang ako sa China. Pero marami na tayong mga nakilala, mga committee din dati, mga friends na mayayaman din sa China, pumunta din. Tapos ang nakaganda pa, nanood pa si Sir Manny, so mas maraming taong pumunta. Ay, oo. Basta narinig nila lalo na manonood ng live doon si Manny, eh, kahit malayo sila, basta maaninagan si Senador eh, talagang pupunta at pupunta sila eh. So nakakatawa naman, kumbaga yung mga experiences mo, yung mga nakakalaban mo, nakakasalamuha mo during your amateur career, eh talagang solid pa rin yung suporta eh, no? Magkakalaban naman kayo sa ibabaw ng ring pero sa baba, eh nandoon, suportahan kung nasan. Siguro kung sila rin eh pupunta rito, ganun din yung gagawin natin eh, no? Yes po, ganun talaga. Eh pag once kasi boxing, ano lang naman yan eh. Opponent mo lang naman yan sa ibabaw ng ring. After all, ano naman, wala naman eh. All friend naman yan eh. Oo, totoo yan. Mas, yun ang maganda. Kumbaga, stay humble after the fight eh. Sports lang talaga, whatever the decision. Kaya nagkakaroon ka ng maraming kaibigan and connection, which is really important pagdating sa boxing world. Pero Mark, after yun yung first fight mo and then yung second fight mo as a pro eh, naganap naman sa US. Yun yung debut mo. And it was for the IBF minimum weight championship. Yung ang kay Licona. Yes po, undercard kami sa Wilder versus Fury. Oh. Sa Staples Center pa 'yon, sa Staples Center. 'Yun, pagka ganun nakalalaki yung audience, meron pa bang kaba, excitement? Kasi parang 'yun yung introduction mo sa worldwide boxing audience eh. 'Di ba? Yung kaba sir, lagi naman nandiyan 'yan eh. Nasa sa fighters na lang 'yan kung paano dalhin. Kung paano mo i-handle yung sarili mo. Kasi hindi talaga nawawala yung kaba. Nandyan lagi yan. Basta lang, hindi yung kaba na hanggang matapos yung round kabado. Hindi ganun dapat. Ako, aminado ako, every fight kabado ako. Hindi, lalo na pag nasa dugout. Kasi yung utak mo dyan, halo-halo na eh. Hindi mo na maintindihan kung ano yung ano. Pero nasa sarili mo yun kung paano mo dalhin yung kaba mo. That fight naman din kasi medyo kabado ako na medyo excited kasi hindi talaga ako 100% that fight kasi marami akong problema, iniisip. Una-una yung mama ko doon kasi bago kami pumunta sa laban,
mga 2 days before the fight. Pero nasa US na kami that time. Tumawag yung family ko nga, si mama ko nadala sa ICU. Yun yung isa sa problema ko din that time. Oo nga, talagang totoo yun. Ano, napakahirap pagka mayroong mga ganyan dumarating na balita before your fight. Siyempre, magkakaroon ka na ng mixed emotions. Whatever, kung ano yung mga game plans nyo, ano yung training nyo, kumbaga biglang nawawala dahil yung focus mo and yung attention mo nasa iba . Nasa ibang dako . Napakahirap talaga. And I'm sorry to hear . Nabalitaan ko ngayon nung napanood ko yung interview mo kay Sir JM Siyasat. Oo nga sir, ganun talaga . Tayo naman dito sa mundo panandalian lang tayo . Kumbaga, binigyan lang tayo ng panahon para maramdaman natin kung paano maging tao. So, tanggap natin yan kung ano man yung mga darating sa buhay natin. Basta, syempre, tanggap natin yung Diyos, huwag tayong kabahan kung ano man mangyari. Kasi correct, lahat naman tayo dito mawawala sa mundo . Pandalian. Totoo, tiwala lang. Mm-hmm. Diretso lang, kumbaga, tuloy-tuloy lang. Yun ang importante. And ayun nga, kasi yung laban na yun, medyo naging controversial . Naging controversial yun. Split decision lang yung panalo ni Carlos Licona at marami nga yung nagsasabi, including si Sean Gibbons at saka yung referee mong si Jerry Canto, na ikaw yung nanalo dun sa laban. Yung pakiramdam nila at napanood nila, nakita nila, ikaw yung panalo dun sa laban. Medyo na-disappoint ka ba? Or ano yung naisip mo after they announced na si Carlos Licona ang panalo? Sa akin po, yung pagtapos ng yung in-announce na kung sino yung nanalo, wala naman, happy pa rin ako kasi even yung referee nung pagtanggal na ng gloves pagtapos ng round 12, pagtapos ng decision, nilapitan ako nung referee sa corner ko, sabi niya akala niya daw ako yung panalo. Pero sabi ko, ganun talaga pag sa ako naman kasi pag natalo, talo talaga, ibig sabihin may kulang. Mm-hmm. Balik sa gym, mag-work hard pa kasi talo . Hindi ako yung tipong fighter na pag natalo, ang daming sat-sat, ganito ganyan, magpo-pose. Ayaw ko maging hard loser. Ang tagal ko na sa boxing, 2 dekada na ako sa boxing, wala na sa akin yung maganon. Ganun naman yung ano . Athlete . Pag nasa sports ka kasi, kahit hindi boxing, ibang sports yan. Dalawa lang talaga yan, panalo-talo yan. So, expect mo na namang iyari sa'yo yan. Oh, correct. Kumbaga, ano man ang resulta, manalo-matalo, dapat tanggap mo. And then you move on to the next susunod na laban. And kung ano yung dapat na i-workout, yun ang dapat na pagtuunan, hindi yung medyo mag-aan pa . Medyo malulungkot pa kung ano pa yung sasabihin . Correct. Meron mga ganyan . Kumbaga, medyo nagdadahilan pa or anything. But, ayun talaga, totoo nga yung sinabi mo, sa sports, dalawa lang ang resulta, panalo or talo. And whatever the outcome, dapat tanggapin natin yan ng lubos sa ating puso. Kasi yan, nakakatulong sa atin yan . Para mag... para sa susunod na laban, kumbaga experience natin yan . Aral natin yan dun sa laban, kaya napaka-importante. Pero, alam mo ba Mark, ako . Hindi pa ako vlogger noon, talagang solid fan na ako ng boxing. And napapanood ko na din yung ibang mga laban mo, yung style mo na slick, defensive fighter. Tapos yung quickness ng footwork mo, yung bang tipong pagbato mo, pag tumama . Ikot ka na dun sa kabila para medyo makalayo sa kalaban mo para hindi makatama. Kaya nung after nung laban mo nung sa championship noon kay Licona, sabi ko, inahanap ko, ba't nasa na si Mark? Ba't hindi nagtuloy dun sa laban? Yun yung medyo nang hinayang ako kasi para nagpahinga ka ng more than 2 years . 25 months to be exact, napakatagal. Ano yung dahilan mo? Why you took some time off sa pagbo-boxing? Unang reason doon sir, yung mama ko talaga. Doon ako nakatutok sa mama ko. Kasi yung mama ko kasi, sa mga hindi nakakaalam, patay na yung mama ko. And that time kasi, yung mama ko, may problema sa heart. Yun yung isa na dahilan na kaya hindi na muna ako nag-boxing. Maraming mga kwentong lumalabas. Mm-hmm. Pang marites lang yan . Wala akong pakialam pa nung kwentong mga lumabas. Tama.
alam dyan, hindi ko na control yan. Ang sa akin, yung main talaga na reason, yung mama ko talaga, kasi hirap na hirap talaga yung mama ko that time. Mm-hmm. Tapos, yun, nagtutok ako sa mga negosyo ko na nasa amin dati. Ngayon, hininto ko na naman kasi nandito naman ako sa boxing. Mahirap kasi, magko-conflict kasi pag nasa business ka and then isasama mo yung career mo. May business ako ngayon, mga online, pero yun, mayroon namang mga tao na humahawak. Hindi ako masyadong nakatutok pa sa ngayon, pero syempre, yun talaga yung rason. Mama ko talaga yung rason kung ba't hindi ako nagpatuloy sa boxing. Actually, dapat tuloy-tuloy na eh. Hindi na talaga ako babalik eh. Uh-huh. Ayaw na talaga. Nagtutok na ako dun sa hituan ko, sa kainan ko dati. Pero may isang tao din kasi na nagbigay sa akin ng opportunity na parang nabuhayan ako. Oo nga, ayun nga yung narinig ko. Kaya siya ba yung naging dahilan, yung inspirasyon mo kaya bumalik ka sa ring? Yung tao na yun? Siya talaga kasi tinanong niya ako eh kung ayaw ko na bang lumaban. Sabi ko ayaw ko na kasi wala na, namatay na si mama noon eh. Sabi ko wala na akong gana kasi yung number one fan ko wala na. Yun yung tipong number one fan ko na galit. Hindi mo maintindihan, galit siya. Ayaw niya akong mag-boxing. Masaya sa pagnanalo. Hindi ko maintindihan. Mm-hmm. Kaya yun, sabi ko, ayaw ko na. Tutok na lang ako sa negosyo. May isang tao na tumawag sa akin. Yun nga, galing sa ibang bansa. Sabi niya, ikaw, ano, kaya mo pa ba? Gusto mo ba maglaro? Para kasi sa akin, hindi pa tapos yung karir mo eh. Hindi ka pa laot. Kaya mo pa. Sabi ko, pag-iisipan ko po muna kasi talagang wala na akong gana kasi yung number one fan ko patay na. Parang lahat ng ano ko sa boxing nawala bigla. So, yun. Change topic tayo, naiyak ako. Oo nga. Pero I'm pretty sure si mama mo, she's happy right now watching you sa mga laban mo. Ayun nga, nabanggit mo. Ano nga pala yung kwento kung paano ka nakumbinsin ni Hinko? Ni Hinko Kostanjevic na mapabilang sa One Above Management. Paano yung naging transition at nag-decision ka na, sige, okay ako, tuloy ako dyan? Yun nga, yung pagtawag niya sa akin, actually magkakilala na kami kahit nasa Manila pa ako dati. Nag-meeting kami nung sa Kawit, Cavite. Kasi yung Kawit, Cavite, yung mayor dyan, kaibigan din namin. So nag-meeting kami, nag-usap-usap. Pero that time, nasa kabilang team pa ako noon. And yun nga, nung nag-stop na ako, hinahanap niya ako. Kursunada niya ako dati pa kasi nga dun sa mga galawan ko. Uh-oh. And then, wala siyang boxer talaga. Kasi isa siya sa humahawak ng askal sata sa Pilipinas dati. Uh-oh. Isa siya dun. And then, yun nga, nung naghanap siya ng boxer, ako yung pinakauna talaga. Kaya nabuo yung One Above. Sa boxing, One Above Boxing. Kasi yung One Above, actually, company niya yan, pero ang mga hawak niyan, mga motor racing sa London. Ngayon, gumawa siya ng One Above Boxing. Ako naman yung pinakaunang boxer talaga. So, dun, sabi ko, nung tumawag siya, matagal niya ako niligawan eh. Umabot siguro buwan. Kasi, decidido ako na tutok ako sa business talaga. Kung umi-income pa ako noon sa hituan ko kasi ang lakas ng hito noon kasi wala pang COVID. Tapos yun, mga Chinese yung mga customer mo. So income talaga. Tapos sabi ko, okay pala to kaysa sa magpabugbog pa ako Pero syempre, nasasayangan ako sa ano, sa career ko kasi alam ko rin naman na kahit papano, may skill talaga ako sa boxing. Dahil lang talaga kay mama, nawalan ako ng gana. Tapos yun, dumating yung time na sabi niya, sige, hindi kita pipilitin. Tawagan mo na lang ako kung gusto mo. Sabi ko, sige, kausapin na lang kita pag ano, sir. Ayun, kinausap ko yung kapatid ko, nakasama ko ngayon dito. Sabi ko, laban pa, kaya pa ba? Ito ganyan-ganyan. Sabi niya, kaya pa naman, huwag mo na lang isipin kung ano kasi nandyan na yan eh, wala na si mama, wala tayong magagawa dyan. Ikaw, isipin mo mabuti. Sabi ko, sige, tawagan ko si sir. Ayun, tinawagan ko.
training-training ako pa kunti-kunti. Kung napapansin yun, baban ako sa first comeback fight ko versus Lakar. Kuha ko yung 108, pero yung chan ko noon, ang laki talaga, ang bilbil ko, ang taba ko. Hindi talaga ako fit to box. Pero para pantanggal kalawang lang din naman sa akin yun eh. Tapos yun, maganda naman yung laban, hindi mga pipitsubing yung nakalaban ko. Tapos yung last nga, sa Sandman promotion, magaling din. Kaya yun, si Antanar. So I am ready for this fight din talaga. Oo. Yun nga, napanood ko. Pinanood ko yung laban mo doon kay ano eh, kay Junwell eh. Dreadnought pa yung buhok mo noon eh. Nakatali-tali pa eh. Mahaba pa. Pero sa corner mo, meron kang kasamang puti doon sa corner mo. Yun na ba si ano? Si former hindi IBF po. Welterweight? Ah, hindi. Iba yon. Si, ay, iwan ko. Si Wild kasi yun eh. Parang kaibigan lang din ata ni Sir eh. Hindi ko masyadong... Okay, masyadong okay. Oo nga. Yun nga kasi napansin ko doon. Kumbaga, yung first round nung unang laban nyo, eh medyo off pa talaga kasi yun yung unang round mo after nung layoff eh. Sabi ko medyo off pa yung galawan ah. Nito, pero after nung second round, eh medyo sabi ko, oy, unti-unti na tong nag-a-adjust ah. Parang bumabalik na unti-unti, pero hindi pa 100%. Kaya nakita ko yung mga patama mo doon after nung round 4 eh, talagang medyo nakuyog na rin si Junwell eh. Kaya siguro afternoon eh, napagod na rin siya kasi tinamaan mo sa ulo tsaka sa bodega eh. Yung time na yun din kasi, yung preparation ko that fight, yung ka-sparring ko noon, isa lang din. Kasi wala na kasing boxing group sa Panabo sa lugar namin eh. Kaya wala akong mahanap ng ka-sparring. Isang tao lang, dating kasamahan ko rin. Kaya yung time na yun, medyo 50-50 talaga ako lumaban. Pero sabi ko, sige, laban tayo kasi ano, pantanggal kalawang natin. Kasi gusto mo nating bumalik. So gawin natin to. Laban pa rin. Tama, totoo yan. Kumbaga, kailangan ng medyo, ano muna, mapagpag muna yung mga alikabok bago tayo lumaban sa malaking stage. Pero yung nakakatuwa dun, Mark, after 7 months, bumalik ka. Bumalik ka uli sa ring and this time, yun nga, nilabanan mo na si Ramil Antaran sa General Santos City. Napanood ko, bilib ako dito kay Antaran kasi kahit anong timbang yung nilalabanan nito, lumaro sa minimum weight, sa flyweight, bantamweight, nag-featherweight pa yan. Hindi mo talaga masabi na yung dalawang naging comeback fight ko mahihina. Malalakas lahat, lalo na si Antaran. Sino bang tumalo sa kanya na ano, walang nakatalo sa kanya na talagang katulad ni Mama, ni Jerusalem. Abot lahat ng round siya eh. Makikita mo talaga hindi sa pipitsugin o talunan na boxer. Lumalaban talaga. Oo, nakita ko nga doon eh. Kasi one thing I'd noticed, grabe yung focus mo doon sa laban. And yung movements mo eh medyo talagang bumabalik na. Napansin ko pa nga eh, ilang beses nag-showboat si ano eh, si Antaran eh. Pero kalmado ka pa rin and focus ka lang talaga dun sa objective na manalo sa laban. Eh, yung nakakatuwa dun eh. Dun sa pinakita mong performance dito kay Antaran, masasabi mo ba na, teka, eto na ako uli, bumalik na uli si Mark Anthony Barriga. Oo naman, masasabi ko na medyo nandun na tayo. Mm-hmm. At saka, mas masasabi ko talaga na mas ready na talaga ako nung nandito na ako sa Slovenia. Dito na ako ngayon nag-training na for preparing this fight. Kasi yung mga nakaka-sparring ko dito, talagang hindi pipitsugin ng mga boxer. Magagaling, amateurista din, mabibilis din. So, mas maganda yung, masasabi ko talaga, hindi naman ako nagyayabang, pero mas maganda yung galaw ko ngayon. Kaysa sa nung mga past few years na lumaban ako. Oo nga, yun ang nakakatuwang marinig ng Sports Manda at saka yung mga followers natin. Ano? Shoutout nga pala dun sa mga followers na nakatutok ngayon sa at nanonood dito sa Sports Manda. Kumbaga, Mark, yung style mo kasi, yung fighting style mo kakaiba sa mga typical na mga Pinoy boxers. Kumbaga, kasi yung karamihan sa mga Pinoy boxers nasanay na talagang baragan, sabayan, batuhan ng malalakas. Unti-unti nga, buti ngayon eh, na-appreciate na rin ng mga Pinoy yung mga style na katulad ni Mayweather dahil nandiyan dyan na sina Shakur Stevenson, si Devin Haney na yung style na tipong hit and don't get hit. Suntok, takbo para makaiwas sa and then puntos ng puntos. You're one of the Filipino boxers na
magaling gumawa ng ganitong style eh. Paano mo ba i-describe yung fighting style mo? Sa totoo lang po kasi sir, aminin ko, masakit man pakinggan, pero bibihira ho yung naka-appreciate ng style namin dyan sa atin, sa Pilipinas. Aminin ko po yan. Hindi po ako against dyan kasi kanya-kanya naman tayong mga gusto. Pero pag once kasi sinabi mong boxing dyan sa Pilipinas kasi, naka-mindset na sa atin na boxing, okay, basagan ng mukha. Iyon yung talaga. Kumbaga, palitan ng mukha, brawl to brawl, ganun talaga yung boxing pag sinabi mo. Yun yung naiisip ng mga Pilipino. Pero sa akin naman kasi, pag sinabi mong boxing, madidescribe ko yung boxing, scientific po. Scientific yung boxing. Totoo. Lalo na ako, sa sarili ko. Kaya ako, sinasabi nila na magaling sana, wala namang power, hindi naman malakas. Kanya-kanya naman kasing skill yung mga fighters eh. May tao na malakas, hindi naman mabilis. May iba, mabilis, hindi malakas. Kagaya ko nga, marami ding binayayaan, katulad ni Sir Manny, mabilis na malakas. Kumbaga, ang point dito, kung ano man yung skill o talent ng isang fighter, lalo na kababayan natin, dapat ma-appreciate natin yun. Kasi hindi lang naman yun lumalaban pang sarili. Lumalaban yun para sa bansa natin. Pangalawa, yung boxing, scientific, para sa akin, dahil ako naman yung lumalaban eh. In kaso man na may mangyari sa akin sa ibabaw ng ring, kayo ba na nagagalit sa amin? Bibigay ba kayo ng pera pang paggamot sa amin? Hindi po. Nakasalalay po dito yung sarili namin. Kaming mga fighter, sana maintindihan ninyo yan. Maraming boxer na tahimik lang. Pero ako, tahimik lang din po ako. Pero sana maintindihan ninyo yung words na boxing. Ang boxing po, pwede po kaming mamatay sa ibabaw ng ring. Tandaan nyo po yan. Kahit piso, wala po kayong maibibigay sa amin. Sariling gastos namin yan. Pag sinabi mong makumatos kami sa Pilipinas yung laban, 100% patay po kami. Okay lang sana kung sa US ka, pwede ka pang maligtas. Pero dito sa Pilipinas, mahirap eh. Ang iniisip ko kasi, long term. Yung tipong nagbaboxing ako, lumalaban ako, kumikita ako, nananalo ako, matalo man ako, at least safety ako. Yung kinabukasan ko, nandyan pa rin, kapiling ko pa rin pamilya ko. Pagdating ko sa edad na ganito, maayos pa rin ako. Hindi ako bugbog, hindi ako... Hindi naman ibig sabihin doon, takot ka eh. Hindi ibig sabihin, takot ka, takbo ng takbo. Eh, tingnan nyo naman, tingnan nyo si Mayweather. Daming galit. Sinasabi pa, gay weather. Daming nang babash. Isipin nyo mabuti. Hanggang salita lang kayo, nakita nyo ba nag-react si Mayweather sa inyo? Hindi. Sa sobrang react ninyo sa style niya, mas yumayaman pa siya lalo. Totoo yan. Doon siya yumaman eh. Sinasabi nyo, takbo ng takbo, takot. Takot nga siya, ipanalo naman. Parang ganon. Ang boxing talaga, hindi yun ibig sabihin, basagan ng mukha. Ang boxing, parang chess match din yan. Kung sino yung pinakauna mamati. Totoo yan. Checkmate. Tama yan. Kaya nga tinawag na, yan yung minsan na madalas na hindi naiintindihan ng mga boxing fans eh. Gusto nila, banatan lang, upakan lang eh. Kaya nga tinawag na sweet science yan kasi kailangan mo maging tactical dyan eh. Kailangan mo maging technician at dapat na-anticipate mo yung mga gagawin ng kalaban mo. Katulad nga ng sinabi mo, parang chess yan eh. Matihan kayo eh. Hindi mo kailangan makipagbasagan para makamati agad eh. Kumbaga, bihira talagang talaga yung nakaintindi sir. Bihira yung nakaintindi sa... Pag, iba kasi yung naglumalaban sa mga nanonood lang. Kaya mabilis sabihin. Pero napakahirap po. Napakahirap nung pinasok namin. Tandaan po ninyo yan. Pisikalan po ito. Anytime, pwede po kaming mawala ng buhay. Madisgrasya. Totoo yan. And we've heard, we read some news na sa mga nangyayari nga yan sa mga boksingero, nakakalungkot. Kaso talagang ganun ang sacrifice ng isang fighter eh. Eh kaya talagang dapat mag-iingat nga tulad ng sinasabi mo, dapat long term. Hindi mo naman kailangan makipagbasagan eh. Isipin mo na lang in the future, after mo mag-retire eh, healthy ka pa. Hindi ka tulad nung iba na baka mamaya nauutal na or 'di ba napakahirap noon. Napakahirap noon.
Yun yung sinasabi ko na gusto ko pag umabot ako sa edad na ganito, maayos ako. Hindi yung hindi ko na magbigkas yung letter S, letter R. Yun yung ayaw ko. Kasi mahirap eh. Mahirap talaga. May mga nakilala na rin boxers talaga na sa kapanahunan nila. Ngayon, syempre, matanda na. Iba na magsalita, iba na yung ano, parang ano, kawawa, naawa ako. Kaya ayaw, kaya nga, gusto ko mag-boxing pero ayaw ko maging katulad ng ganun. Ganun maging sitwasyon ko pag nag-edad ako sa ganyan. Oo, tama naman yun. Kasi kumbaga ngayon, katulad nga nung ginagawa ni Mayweather, Diyos ko po, napakaraming pera. Parang kaapu-apuhan nun eh, hindi na maghihirap eh, no? Sa galing niya mag-ano. Pero Mark, eto na. You have, kasi kanina nakikita ko mga tinatanong ng mga audience natin kung kailan daw yung laban mo. It looks like parang anticipated na nila eh. Nag-aantay talaga sila eh. You have an upcoming fight para sa WBO light flyweight belt sa darating na June 24 sa US, sa Kissimmee, di ba? Pero June 25 dito sa Pinas. At yung makakalaban mo nga si Jonathan Gonzalez. Kamusta na yung preparation mo with Coach Saddam at yung trainer mo nga na si Jan Zavek para sa nalalapit mong laban? Kami, sa totoo lang, maganda yung training program din namin dito. Lalo na yung coach ko is a former IBF world champion. Mm-hmm. So, first time ko rin mag-training sa isang ganap na champion dati, di ba? Iba yung training ko dati sa Pilipinas at saka dito. At saka yung kapatid ko naman, eh, nandito siya. Yung laking tulong, lalo na sa mga pad work, yung preparation ko sa pagkain, yung basta siya yung nagbabantay sa akin talaga dito. Siya yung tumututo sa akin. Pagdating sa gym, dalawa sila ni coach ko. So, ang ganda kasi bigayan lang, kumbaga, nakaka-adapt ako ng ganitong style kay kuya, nakaka-adapt ako ng style na ganito kay coach. So, marami akong nakukulot. Yun ang importante, kumbaga, pinagsasama mo yung mga ibinibigay nila sa'yo and definitely it's something na makikita natin dun sa laban. And nabanggit mo nga kanina yung trainer mo, no? Kasi na-check ko to eh. Na-check ko tong si, ano eh, yung trainer mong si Jan Zavek eh. Kumbaga, dating IBF welterweight champion, tapos yung mga nakaharap nito at yung mga nakatalo sa kanila, sa kanya, is yung mga bigating boksingero tulad ni Andre Berto, si Keith Thurman at saka si yung huli, na huli niyang laban si Erislandi Lara. Kumbaga talagang solid ito eh. Kaya yung sinasabi mo, yung malupit, iba yung training regimen talaga pagka galing sa isang legit na champion eh. Kumbaga, kinumpara mo nga kanina na ibang-iba. Ibang-iba. Nagulat nga ako sa kanya eh, nung nasa gym kami, nung first time ko pumasok sa office niya that time. Nandun yung picture niya, nasa sa gitna siya. Yung picture dito ni Mosley, picture ni ni Pacquiao, picture ni Kate Thurman. Nakapalibot sa kanya kasi magkatimbang sila ni Sir Manny dati. Talagang ano. Pero napili niya si Thurman. Yun yung nakatalo sa kanya. Tapos, yun nga. Napipilit ko yung sarili ko dito eh. Kasi sa Pilipinas kasi, pag nag-training ako doon, minsan, pag meron kang malinggering sa utak mo, yung parang tamad ka, uy, magkukunwari ka lang. Aray, medyo na ano ko, coach. Sige, pahinga ka lang. Ganun agad eh. Ganun nang nakasanayan sa Pilipinas eh. Dito, coach, medyo gito ganyan-ganyan. Maririnig mo agad. I don't care. Are you pussy? Alam mo yan. correct. Nakakatawa sa sarili. Ah, ganito pala dito. Dapat pala talaga. So yun yung mga nagustuhan ko rin dito kasi napipilit mo yung sarili mo. Kumbaga kahit gaano ka kapagod sa training, basta't may training program pa na ibinibigay sa iyo, gawin mo. Oo, totoo. May panahon totoo para mag-relax. Totoo yan. Kumbaga diyan pagdating diyan sa training, hindi pwedeng meron kang nararamdaman. Tuloy, tulak tayo, training tayo. Ganon ka din, hindi pwede man. solid yun, idol. Kaya masasabi mo na iba talaga yung disiplina pagdating sa training. Yes, doon nagsisimula lahat. Iyon pinakauna sa lahat eh. Iyon pinakauna sa lahat. Disiplina po talaga. Kasi marami ho tayong boxer talaga na magagaling sa Pilipinas.
doon lang nagkakatalo sa disiplina. Oo, oh, tama yun, tama yun. Pero ito Mark, I did some research at alam ko na maaaring alam na to ng, na baka magiging advantage mo, maaring maging advantage mo to coming to the fight. Ikaw eh, you fought several southpaw opponents. Nakalaban mo ang Kaliwete si Powell Balaban noong 2016. Nakalaban mo si Glenn Calacar noong 2017 Kaliwete. At recently lang, si Junuel Lacar. And all, itong makakalaban mong si Jonathan Gonzalez, eh southpaw din to. Kaso, yung huling nakalaban ni Gonzalez na Kaliweteng boksingero, eh yung kababayan nating Pinoy na si Jobert Alvarez noong 2016. Who did the unthinkable dahil pinabagsak ni Alvarez itong si Gonzalez sa 6th round. Sa tingin mo Mark, yung pwede bang maging advantage to sa'yo? Kasi parang mas fresh at mas marami kang experience pagdating sa pag ang kalaban mo ay Kaliwete. Baka pwede siyang ano, pero sa akin naman po kasi sir, hindi ko talaga ina-underestimate yung kalaban ko kahit dati pa eh. Basta ang sa akin lang naman kasi, kung ano yung ipapakita niya sa akin sa round 1 to round 4, kung kaya ko siyang kaya kong baguhin agad yung style na para makakonect ako sa kanya ng patama, doon lang ako mag-a-adjust. Hindi kasi ako mahilig na magsabi, yung parang underestimating your opponent ba? Hindi ako ganun kasi sir eh. Lalo na yung pag sinasabi na knockout ko, parang prediction. Hindi po talaga ako sanay eh. Basta sa akin lang, this will be a good fight at saka yun, suportahan ninyo kasi lahat naman ng boxer hindi nagtitraining para sa pagkatalo eh. Nagtitraining kami para sa panalo. So tignan natin kung ibigay ni God, ba't naman, di ba? Basta sa atin, 100% tayo. 100% tayo na tiwala sa sarili at saka tiwala ako sa training ko dito at tiwala ako na na confident talaga ako na pwede akong manalo sa laban na to. Oo. Ayun talaga yung importante, kumbaga ibubuhos mo lahat eh, regardless of what happened. And totoo naman talaga, kumbaga, mas better na lang na hindi magbigay ng prediction kasi baka mamaya expect pa ng tao tapos kung ano yung sabihin na hindi maganda, which is talagang totally not. And I appreciated, talagang bilib ako sa iyo sa pagiging humble mo pagdating sa ganyang bagay. Pero itong mahirap si ano... Mahirap kasi sir eh, kasi yung feedback kasi niyan, ikaw din eh. Sa'yo din kasi papunta yung feedback niyan. I-example mo na lang yung Romero versus Davis. Round 1 lang daw, di ba? Tingnan mo. Ano nangyari? Naging memes patuloy siya ngayon. Kasi wala. Ayun yung... Totoo. Yun yung ayaw kong mangyari. At pasalamat din ako dahil yun nga, naturuan din ako ng ganyang pag-uugali na hindi masyadong... mayabang o mataas yung tingin sa sarili pagdating sa ganyang mga bagay. Kasi yung feedback talaga niyan, sa akin din. Oo, totoo yan. Kaya mas mainam na lang na hindi, eh, no? Na okay na lang, sige, antayin nyo na lang, panoorin na lang natin and abangan na lang natin kung ano yung gagawin ni Mark Barriga sa ibabaw ng ring. Pero ito, quick information lang kasi napansin ko, itong si Jonathan Gonzalez, meron na tong tatlong talo. Tapos yung tatlong talo niya, eh, nakalasap. Lahat ito puro knockout eh. Puro bagsak siya rito sa tatlong talo niya eh. Kumbaga, it's safe to say na medyo may kalambutan yung panganitong si ano, si Gonzalez. So, yun nga. Medyo, yung mga, pag isi-search ko nga siya sa YouTube, pag sinisearch ko, lumalabas yung mga KO niya eh. Yung natumba siya, yung talaga yung nakikita ko. Yung isang, hindi lang yung pag-agaw niya sa belt niya kay Soto. Maganda, magaling din talaga na boxer si Gonzalez. Hindi talaga, hindi siya yung tipo ng boxer na easy to beat lang. Pahirapan din talaga. At saka medyo hawig din yung style naming dalawa. So yun nga, parang chess match nga ito eh. Oo. Nako, mas lalong kapanapanabik yung laban mo na to. Ito nga, finlash ko na sa screen para makita nila kung kailan talaga yung laban mo. And ako kasi dito sa channel ko, Mark, nagla-live commentary ako eh. Hindi ko pinapalabas yung laban pero kinikwento ko through my video. So kaya marami ring mga nanonood na tumututok. So sigurado dito sa laban na to, gagawin ko yan para madala natin sa mga kaibigan nating taga-subaybay dito sa Sports Manda. Eto, Mark, ilang araw na lang, kumbaga 12 days na lang eh, laban mo na. Ngayon, yes, kumusta na yung training mo at ilan na yung timbang mo ngayon?
All good, sir. Wala naman kaming ako, wala akong problema sa timbang. Kumakain pa nga ako eh. Basta ngayon wala talaga, relax lang. Nararamdaman ko ano lang, normal lang, hindi normal. Masyadong pressure. Yun, gitar-gitar lang, chill-chill lang ba? All good in the hood. Oo, tama. Oo, hindi dapat. Naman ibig sabihin nun, ano, hindi ibig sabihin nun, ina-underestimate namin yung kalaban, ina-underestimate ko. Ako lang talaga, sir, parang ganun lang talaga ako mag-relax sa sarili ko. Hindi ko masyadong iniisip yung laban. Kung darating na yung time na nandyan, nalalaban na tayo, we are always ready naman to fight anytime. Kasi, ang laki naman ng trust ko sa sarili ko, lalo na sa training ko dito. Kaya, ready to fight talaga, ready to fight tayo lagi. Ako lang kasi pag ganyan, hindi ako masyadong, maraming nagtatanong tawa ka pa ng tawa, parang hindi reduce, ito ganyan. Wala problema doon, okay lang naman. Kung may laban, di laban kami, nandyan na, may date na nga lalaban kami dyan, okay. Walang problema. Basta ako lang gusto ko lang mag-enjoy. YouTube, guitar, ganun lang naman kain, hindi naman ako problemado sa timbang. Yung timbang ko din ngayon, sir, naglalaro ako sa 50-51. Kumakain pa rin yan, ha. Hindi ako hirap sa timbang ko. Kailan ba, hindi ko na matandaan kung kailan yung interview mo with kay JMC Yasat, but what I can see on your body, medyo talagang sumisiksik na yung katawan mo lalo. Pwede na pang macho dancer. pwede yan, idol. Pwede yan. Kung magkikita ako dun, papasukin ko yan. pwede, idol. Eto nga, magtatanong lang ako, quick information lang, kasi you've been with Coach Joven Jimenez at ngayon nga si Jan Zavik ang trainer mo. Mas intense ba talaga yung, ito na ba yung pinaka-intense training mo? Bukod dun sa mga previous camps mo sa mga laban? Sa ngayon, masasabi ko oo, kahit sa national team. Ito yung pinaka... ang hirap kasi, basta ito yung pinaka-gravid training na naranasan ko. Yung mga, yun nga, yung mga words na are you pussy, mga ganun, I don't care. Mga ganun na, masasabi ko talaga, grabe. Ganito pala talaga mag-training pag former world champion yung humawak sa'yo. Parang na maninibago ka. Nakailang kami, yung takbo na parang 300 meters ata yung climb. Grabe, sabi ko. Grabe naman to. Tapos 10 balikan pa yun, ha. Paakyat, baba ka. Tapos akyat uli. Akyat. Ay, grabe. Pag hawa ko sa legs ko, coach, sakit talaga na. I don't care. Go down. And then sprint. Sabi ko, grabe yung training na to. Pero sa akin naman, sa sarili ko, may isip mo kasi yun, lalo na pag pagod ka na, may isip mo talaga na parang, kakaasar naman, ganito, ganyan. Pero mali yun Alam mo, yung mga ganyan training, ginagawa yan, para din sa sarili mo Hindi naman sila lalaban ikaw. At saka ako, ang laking tiwala ko kay coach kasi dati na siya dyan experience na yan So alam ko na yung ginagawa niya sa akin, ginagawa niya rin. Naging champion nga siya Bakit ako, ba't ako magre-react? So gawin natin, kaya naman natin. Pag hindi na tayo makahinga, may malapit naman sa hospital, pwede naman akong dalhin. Ang laki din ng ko kasi sinador yung coach ko dito kapapanalo lang niya. So kung ano man nangyari sa akin sa kalsada, isang tawag lang. Wow, ang galing naman nun. Yun talaga, kumbaga yung disiplina sa training. Yung training niya, yung pinagdaanan niyang hirap nung naging champion siya, ipinapasa niya naman sa iyo ngayon. Oo, sir, grabe, sobrang masasabi ko talaga, grabe ang hirap pala ng training ng champion. Oo nga Well, of course, itong mga training na ginagawa niyo ngayon na intense, definitely makikita at mararamdaman mo 'yan pagsampa mo sa ibabaw ng ring sa darating na June 25 dito sa Pinas. Ayun na. Definitely. Sana lumabas lahat ng pinag-insayuhan namin sa gym kasi talagang may game plan, merong mga bagay na dinagdag, meron ding mga bagay na tinanggal. So
Sana lumabas nga, at saka ang hinihiling ko talaga good condition pagdating sa laban. Yun talaga, kasi kahit gano'n mo ka-train hard, gabi yung training mo sa gym, pag wala kang condition sa laban, talagang wala lahat yan. Tsaka yun, yung ano ko talaga, yung pinagpag-pray ko talaga, yung health ko, na pagdating ko doon, wala akong maramdaman na kahit anong sakit. Yun talaga yung pinagpag-pray ko. Kasi ano talaga, nakatutok talaga ako sa laban ngayon. Talagang bubuhos ko na dito lahat. Kasi yun, ano to eh, lagi ko nalagay sa utak ko eh, na ano lang to eh, last chance. Oo, tama, maganda yun. Kumbaga, napakahirap eh. Napakahirap talaga kumuha ng title fight. Tapos ngayon, nasa, eto na, nandiyan dyan na sa harapan mo. Siyempre, kumbaga, dapat ibibigay mo talaga lahat-lahat dahil napakabihirang oportunidad yung ganito. So, mahirap ng pakawalan eh. Kumbaga, yun ang naiisip mo eh. Yes po. At saka ako naman, basta ako sa part ko kasi, gano'n naman eh, yung kumbaga kahit gano'ng training mo sa gym, pag ang resulta hindi maganda, eh gano'n talaga. Kumbaga ready kami dyan, ready. Kasi hindi naman lagi talaga na panalo tayo eh. Basta sa atin lang, gawin natin yung part natin. Part ko. Tama. As a fighter. Tama. And of course, kami eh, gagawin din namin yung part namin as a boxing fans, para ipag-pray yung magiging resulta ng laban. And hopefully, this is something that you can bring home dito sa Pilipinas. Ayun yun nga, kasi Mark, ngayon eh, dalawa na lang yung Filipino boxing champion natin. Si Mark Magsayo at si Rene Cuarto. Sa tingin mo ba eh, pagdating ng June 25 eh, madadagdagan ba tayo? Di ako mapatingin eh. Pero lang, in God's plan. Drake nga, di ba? God's plan. Yeah. Tingnan natin. Yun nga. We'll see. Basta, this fight, magandang laban talaga to. And hindi ko may papangako sa inyo. Basta, I'll do my very best inside the ring talaga. Yun lang talaga. Huwag natin pangunahan. Ayaw kong pangunahan yung mangyayari kasi hindi pa nga nangyayari. So, Diyos na lang nakakaalam dyan. Nasa kanya yung awa talaga, nasa atin yung gawa. So, Yeah, that's true. Kaya all prayers kami sa iyo, Mark. Kaya definitely, this is something that we will be watching closely pagdating sa laban. And hopefully, hindi na maging controversial like before. Ito, bro Mark, may nagtatanong lang, may designated rin ba sa iyo na conditioning coach? Pero I believe it's yung coach mo si brother mo eh, di ba? Oh, nandiyan si Kuya pero meron din siyang katuwang pagdating sa condition. Meron kami sa gym. Kumpleto tayo, kumpleto. Wala tayong ano, si Kuya nandiyan din conditioning at saka cook. Siya rin yung nagluluto. Oh. Siya rin yung nagko-control ng kanin ko. Halos din ako pakainin. Ang liit. Nagano lang sa tasa eh. Tapos yung tasa ang liit na. Kalahati pa. Kalahati pa. Parang pero okay, wala na ba tong dagdag? Okay naman siya. Disiplina na eh, di ba? Yes, tama yun. Ito, may nagtatanong pa si Rolando. Idol Mark, sino ba yung bagong mong coach ngayon? Yung bagong coach ko po ay former IBF World Champion. Yun nga, kung narinig nyo po kanina, sinabi ni Sir yung nakalaban niya, nakatalo sa kanya. Sila Kator man, sila Lara, sila Andre Berto. So, yun po. Masi-search na po siya sa Google or YouTube ata. Baka yes, meron. Oo. Meron nga ako nakita nung sinearch ko siya kasi naging curious ako eh. Dito sa, ano, sa karir nitong si, nung coach mo ngayon, which is talagang sobrang malupit din. Ito, nagbibigay ng good luck sa'yo si Mark, si Barok TV Random Vlog. Win or lose, suportado kita. Solid yan. Mga followers maraming natin. Salamat po, Sir Barok TV. Ito, sabi naman ni Sid Friapa. Ito mga taga-subaybay natin. Kaya maraming Pinoy boxers na madalas mata kasi ayaw mag-invest sa points. Gusto lagi KO. Madalas nakadepend sa power. Well, that's true. Oo, talagang magkaramihan. Gusto mag-KO. Mas mainam na lang puntos-puntos na lang para sigurado. Kung hindi makakuha, eh, no? Ayun, Mark. Ito. I believe na meron kang YouTube channel, meron kang Facebook page. Sige, i-promote natin dito sa ano, habang maraming nanonood dito sa atin sa live.
Sa lahat po ng nanonood ngayon, sana po suportahan ninyo yung Facebook page ko, Mark Barriga, Mark Anthony Barriga, yung profile picture noon, dalawa kami ni Sir Manny. Kasi yung, actually marami kasing page na Mark Barriga, hindi ko alam kung sino mga gumagawa noon. Nakailang beses na nahack yung Facebook ko, kaya wala na akong Facebook, nag-ano na lang ako sa page ko. At tapos yung Instagram ko na The Baby Boy Barriga, and yung YouTube channel ko na Mark Anthony Barriga TV, bago pa lang yan kasi hindi naman tayo mahilig dyan eh. Kumbaga, ginawa ko lang din yung YouTube kasi yun nga, compilation din ng mga videos ko kasi hindi na yan mawawala dyan eh. Naka-save correct, na yan correct. Eh. Ang dami ko na kasing mga videos na nilagay ko sa hard drive, eh hindi ko na ma-open. Sayang yung mga memories. So, yun, sana suportahan ninyo. At baka June 18 or 19, more on dyan na kami mag-live sa YouTube channel ko. Kasi plan ko kasi, dyan ko ilalive yung conference at saka weigh-in sa channel ko, Mark Barriga. So, sana makabili kami ng, ano, makabili kami ng SIM card sa US. And then yun, yung online business ko pa na nasa ano, makikita nyo sa page ko, na-hack din kasi yung page ng online business ko dati. Ngayon, gumawa akong bago, yung Mark Barriga Imported Products. Masi-search ninyo yan. Actually, lahat dyan branded, galing from ano yan, Maryland, USA. Nag-invest din tayo ng malaking pera dyan para, syempre, maibigay yung mga branded product din talaga. At saka yun, yung magplano ko rin, actually, nasimulan ko na dati to, nahinto lang, nung namatay nga si mama, nawalan ako ng gana sa boxing, gusto ko kalimutan lahat. Meron kasi akong clothing line dati, so hininto ko. Ngayon, gusto kong ibalik 12 rounds clothing line na, kasi dati, mob clothing lines kasi yun eh, for short yun sa Mark Anthony Barriga. Ngayon, 12 rounds clothing line. Baka tapos ng laban, baka masimulan ko na uli. So sana suportahan ninyo yan. Ipo-post ko na lang. Yan. Sigurado yan, Mark. Supportahan. And isa ako sa magiging parokyano niyan. Isa ako sa mga pwedeng kumuha niyan. Oo. Siyempre, full support tayo. Ano man. Kasi nakakatuwa na yung mga tulad mong boksingero, nakakaisip ng mga bagay na ganyan, which is really important. Kasi nga naman yung karir ng pagiging boksingero hindi ibig sabihin natin kailangan mong yung mga makukuha mo diyan kailangan mong tipirin at pag-ala kumbaga ipasok sa mga ganyang klaseng ano pagkakakitaan, which is very important. Kumbaga hindi ka lang aasa sa pagboboxing, meron ka ring pagkakakitaan sa labas ng pagboboxing, which is sa tingin ko isang napakagandang ginagawa mo ngayon. Pero ito, Mark, pwede ba kaming makahingi sa iyo ng word of advice para sa mga nanonood sa atin dun sa mga gustong pasukin ang mundo ng boxing? Pwede ko ba unahin yung mga boxers? Pwede. Sa mga boxers natin sa Pilipinas, gusto ko lang po sanang i-encourage po kayo. Ako, sa totoo lang, hindi ho ako mayaman. Natuto lang ako sa buhay na ako lang mag-isa lagi, yung family ko nasa probinsya, ako sa edad na 9 years old, nasabi ko naman sa inyo nasa boxing na ako. Hindi na pamilya ko yung nagpapaaral sa akin, kundi yung government namin sa Panabo City, yung congressman namin dati. Ganun ako maghanap ng diskarte para makatulong sa pamilya ko. So ngayon, sana sa mga boxers natin dyan sa Pilipinas, sana po marinig ninyo to. Hindi ho ito, pwede na rin siyang panawagan na sana yung lahat ng income po ninyo ilagay niyo po sa tamang investment. Kasi hindi po tayo habang buhay nasa boxing. Yung katawan po natin hindi laging malusog yan. Darating yung time manghihina talaga tayo. Yung boxing para lang po yan sa mga sakto pa yung pangangatawan. Pag umedad na tayo na hindi naman tayo pare-pareho na pag edad ng 30, good pa tayo eh. Kahit ako masasabi ko ngayon, ang dami ko na mga injury, ito mga opera. Alam ko talaga na darating yung panahon na mawawala yung boxing sa buhay ko.
Saan ako papunta? Tayo mga boxers, aminado tayo, hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral. Sana po, alam ko rin na mahirap yung kitaan sa boxing, lalo na kung wala kang pangalan. Pero kung madiskarte kayo, wala po yung ano, wala pong rason para hindi tayo maghanap ng paraan para makaipon. Ulitin ko po, ang boxing, panandalian lang po yan. Dadaan lang yan sa buhay natin. Hanap kayo ng paraan na kumita kayo, magkaroon kayo ng income. Marami na dyan, pwede kang mag-online business. Idea lang naman to eh, na hindi lang tayo aasa sa pagiging boxer kasi hindi to habang buhay. At saka yung mga bata na gustong magpumasok sa boxing, pag-isipan nyo pong mabuti. Kahit sa anong sports, hindi lang boxing. Kung ano yung goal ninyo sa buhay ninyo, kung ano yung dream ninyo, ano yung gusto nyong abutin, ipagpatuloy ninyo. Huwag ninyong sukuan hanggat hindi ninyo nakukuha. Kasi lahat ng pangarap natin sa buhay, lahat po yan may proseso. Hindi po yan isang click mo lang bukas nandiyan na. Naghihirapan yan. Pag ikaw po gustong pumasok sa sports na ganyan, o ilagay natin, example natin yung boxing. Dapat po handa kayo. Pangalawa, wala kayong bisyo. Kasi pag sinama nyo yung bisyo sa karir ninyo, wala rin kayong patutunguhan. Sisikat man kayo, panandalian. Marami na tayong ganyan. Legit yan. Nangyari na yan. Wala name drop. Alam na ninyo kung sino sila. Diba? Kaya sana, kung may pangarap kayo sa buhay ninyo, diretso lang. Patuloy lang. Basta't wala kayong napakang tao, diretso lang po. Yun lang talaga. At saka mga boxers, matuto po tayong maghanap ng paraan na pagkakitaan. Hindi lang tayo tumutok dito sa boxing. Katulad ko, hindi ko ako mayaman. Sinabi ko kanina, hindi rin ako i-income ng malaking pera dito. Nasa maliit ako na timbang. Bibihira. Hindi naman tayo Tyson Fury na million-million kikita. Hindi tayo. Ako sa timbang ko, hindi ako kikita ng ganyan. Kumbaga, isa lang tong boxing sa nakatulong sa akin para suportahan yung pamilya ko sa mga gastusin, sa mga negosyo na pasukin ko. Dagdag lang din talaga siya. Kaya hindi rin, pinagbubutihan ko rin dito kasi isa din to sa nakatulong sa akin. Pero, at hindi, sa last kasi nito, at in the end kasi, business pa rin bagsak ko nito eh. Yun talaga. Correct. Business talaga yung bagsak ko nito kung saan ako kikita. Oh, tama. Tama, ayun. Naku, well said. Oh, very well said. Kasi kumbaga ito yung mga bagay na namimiss na dapat na marinig talaga, hindi lang ng mga boksingero kundi ng mga listeners natin, kung ano man pong direksyon ang kanilang mga tinatahak. This is something, guys, that you can never hear from other platform. Pero itong ganitong klaseng information na ibinigay ni Mark Anthony Barriga ay talaga naman pong malaman at inspirational. Totoo po yun, ang pagbaboxing po ay hindi po talaga yan pang matagalan. Look for something outside of boxing na pwede kayong kumita in the future na pang matagalan. Yun lang po ang sa pagkakaintindi ko. And Mark, maraming salamat sa paunlak sa interview ng Sports Manda. Maraming salamat sa mga nanood sa atin live ngayon. And again guys, paki-follow na lang po si Mark Anthony Barriga sa kanyang Instagram and sa kanyang YouTube channel, which is very important. Meron pong darating na laban si Mark sa Sunday, June 25 po, for WBO World Light Flyweight Championship. Ano nga pala yung magpe-present dito? I believe it's ProBox. Tama ba? Yes po. You can watch live po ProBox TV. Madadownload nyo yung app sa Play Store and App Store. So, yun po. Hindi ko lang alam magkano yung registration fee, pero meron yan 100%. Kasi i-income yan sila, live yan eh. Pero hindi naman yan ganun kamahal. Ayun, definitely. Ngayon pa lang, after nito, ngayon pa lang i-download ko na. And this is something that I can promote as well on my channel para maraming makapanood ng live. Kasi normally, minsan, pag nagla-live ako, may mga nagtatanong, saan pa mapapanood? And maraming salamat sa information. Mark, again, maraming salamat sa paunlak. At nakasama ka ng Sports Manda community ngayon sa gabi ng Araw ng Kalayaan dito sa Pilipinas. Ayun na nakakatuwa. Kaya we will be praying for your safety. And of course, we will be praying for you. And hopefully, madagdagan na po yung kampiyonat
kampiyonato dito sa Pilipinas, and it is something that we will be sending out to all our communities here sa YouTube and sa Facebook page, and hopefully maging ligtas ka sa gabi ng laban mo on June 25. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much din po sa mga lahat ng sumusuporta sa Sports Manda, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa lahat ng sumusuporta sa mga Filipino boxers. Yun nga, pagsisikapan natin na sana madagdagan yung champion natin sa Pilipinas. Pero kahit anong mangyari, win or lose, all good in the hood pa rin tayo. Tama, tama. Yun, no matter what happened, win or lose, katulad na nangyari kay Champ Nonito Donaire, 100% full support po tayo. Walang ibang magtutulungan kundi po tayo, kwapo Pilipino. Well, time check po, it's 7:08. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again, this is your Sports Manda together with Mark Anthony the Baby Boy Barriga coming live here. Maraming salamat, magandang gabi, thank you, at God bless. Thank you.